Manny Pacquiao. Oh, down goes Thurman! That looks like Vargas is trying that. Does that work? Oh! I want to use it as a target. That's it. Magandang araw mga boss at welcome back sa ating Munting Channel. Bakit nga ba hindi pa nakapili si Pacquiao kung sino ang sasagupain ngayong 2020 sa tatlong welterweight champion? At bakit gusto ni Pacquiao ang mga malalakas at malalaking katunggali? At may usapin rin na hahamunin nito ang bigating pangalan sa middleweight division na si Triple G. Isa itong malaking hamon ni Pacquiao mga boss. Gusto ni Pacquiao na lalaban ito na may maiuwing karangalan sa bansa. Kung ating pagbabasihan sa welterweight division ay karamihan sa naging champion sa division na ito ay tinalo na ni Pacquiao. At kung batang champion sa welterweight division naman ang pag-uusapan natin mga boss, ay dalawa na ang binawian ni Pacquiao ng title belt. Una nitong binawian ang isang chinggo na si Adrian Broner. May edad lamang ito na 29 years old na manglaban kay Pacquiao. Pero wala parang itong binatbat sa bilis at lakas ni Pacquiao. Broner just misses his dip on his right, on his lead shoulder, as there is again right there, and you with three shots, Broner's landing single shots, and Pacquiao, Pacquiao fainting and landing the shot, and there's Pacquiao leading with that left. Manny Pacquiao just throwing more punches, we expected to see that Pacquiao, but that is not the case now. Is left in the round. Final 20 seconds. An offensive of what has been a terrific round. At ang pangalawa ay itong nagsasabing ipapako daw sa cruise si Pacquiao at magpaparitiro kay Pacquiao na si Kit one-time tourman, isang undefeated at hindi pa nakatikim ng talo. Pero na makaharap si Pacquiao sa loob ng ring ay dito na yanig ang pagiging tukatib nito. Bumulakta sa unang mga round, may edad lamang ito na 30 years old. Manny Pacquiao coming through, moving quick with those legs, throwing a combination punching, catching him on the way back with his hand. There's counterpunching, the counterpunching and accuracy. Bakit nga ba si Kit one-time tournament ang piniling makalaban ni Pacquiao? Bakit hindi si Terence Crawford o si Errol Spence Jr. na mga champion naman ito at undefeated? Ito kasi ang kaibahan nila mga boss, si Kit one-time tournament ay hindi basta-basta ang nakalaban kumpara sa dalawang champion na si Spence at Crawford. Nakalaban ito ang mga elite boxer na sina Danny Garcia, Sean Porter, former welterweight champion na hindi basta-basta rin ang nakalaban nito. Samantala naman si Errol Spence Jr. ay ang matatawag nating elite boxer na nakalaban ay si Mikey Garcia lamang. At umakyat pa ng timbang si Garcia sa labang ito para sagupain si Spence Jr. At si Crawford naman ay karamihan sa naging laban ito ay mismatch. Pinipili nito ang mga mahihinang kalaban para ma-maintain nito ang pagiging undefeated. Isa lamang ang masasabi nating elite boxer na nakalaban ni Crawford. At ito nga ay si Chief Horn. Na alam naman natin na ito ang tumalo kay Pacquiao. Madumi kong lumaban at naging controversial pa ang naging panalo nito kay Pacquiao. Lutong-luto ang malaking hangarin ni Bob Arum para kay Crawford. Kaya ito siguro ang dahilan kung bakit wala pang napili si Pacquiao sa dalawang champion. At wala na itong dapat ipagmalaki pa sa welterweight division. Dahil malaki at saktong-sakto na ang pinatunayan ni Pacquiao sa division. Kaya gusto siguro ni Pacquiao na isang laban na hindi akalain ng mga tao o sa lahat ng mga boksingero na kaya pala ni Pacquiao sa ganitong timbang. At lalong tataas ang record nito sa history ng boxing. Kaya gusto nitong kalabanin ang kinakatakutan sa middleweight division. At hindi basta-bastang boksingero na naging pound for pound king sa taong 2007 na si Triple G. At kung sakaling matuloy man ang inaasam na laban ni Pacquiao ay isa naman itong historical sa kanyang boxing career. At isa naman itong malaking laban sa boxing history. Kung sakaling matalo ni Pacquiao si Triple G ay magiging isang 9 division world champion si Pacquiao. At isa itong malaking karangalan sa bansang Pilipinas. At kung matalo man si Pacquiao ay paniguradong marami pa rin bibilip sa kanya. Dahil nag-iisang boxer na lumaban sa 9 division. At walang mawawala kay Pacquiao kung matalo man sa laban. Dahil champion pa rin ito kung babalik sa welterweight division.
Ito lang ang tatlong bagay na dapat dadalhin ni Pacquiao kung tataas ito ng timbang at sagupain si Triple G. Una, ang bilis. Dapat nandun pa rin ang bilis ni Pacquiao. Pariho na ang dalawang boksingero na may edad. At paniguradong mas mabilis pa si Pacquiao kay Triple G. Pero dapat ring mag-ingat si Pacquiao sa pamatay na suntok ni Triple G. Pangalawa, lakas. Dapat nandun pa rin ang lakas ni Pacquiao. At panigurado naman na mas malakas pa si Pacquiao kay Kell Brook. Dahil si Kell Brook ay galing sa welterweight division at umakyat ng timbang sa middleweight division para sagupain si Triple G. At ito lamang ang sinabi ni Triple G pagkatapos pasukuin at pabagsakin si Kell Brook. You know, first of all, thank you very much, London, like all public, like all fans. Thank you very much, you know. I promise bring big drama show because, you know, I know Kell, he's huge fighter, he's very good fighter. And sorry, he's not middleweight. It's not his way. Did you feel then through the fight that you were too big, too strong? You know, I know my style. Just, you know, I respect him. He's good and not so strong. Yeah, so many punches and I don't feel. Pangatlo, boxing IQ. Dapat dadalhin ni Pacquiao ang pagiging matalino nito sa loob ng ring. Dahil hindi basta-basta ang kanyang makakalaban, isa ring matalino. Kaya naging unified champion si Triple G sa WBA Super, WBC, IBF, and IBO at Pound for Pound King sa taong 2007. Ito ay akin lamang pananaw at opinion kung bakit wala pang napili si Pacquiao na kalabanin. Dahil puro haka-haka lamang ang lumalabas sa balita. Hindi talaga galing sa mismong bibig ni Pacquiao. So yan na po ang ating video sa ngayon mga boss. Maraming salamat po.